Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng September 9, 2024 na kung saan sa ngayon po ay maituturing na na bagyo ang mga LPA na ating binabantayan na nasa Silangan at northeastern part ng ating bansa. Ang nandito sa northeastern part ng ating bansa ay nasa loob pa rin ng ating area of responsibility. At kung maging bagyo na rin yan sa datos ng PAGASA ay tatawagin na po sa local name na Bagyong Fergie. Hindi naman po ito banta sa ating bansa, maliban po sa bahagya na nito ulit na nahahatak ang habagat. Ang nasa Silangan naman ay kikilos po yan pa northwestward, palapit po sa ating area of responsibility na mas magpapalakas pa sa bugso ng habagat, lalo na po this weekend at next week, mas malakas pa na bugso ng habagat ang ating paghandaan at sa potential na pagkakapuo mulit ng isa pang bagyo na magpapalakas po dito. Ito nga po ang pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. Maliban po sa dalawang sama ng panahon nating minomonitor, ay may mga namamataan pa na kasunod na mabubuo sa paligid po ng ating bansa. Sa lagay ng ating panahon, ngayong tanghali ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang po sa mga tsansa ng maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains, dulot pa rin ng habagat. Diyan po sa may Ilocos Region, lalo na po sa may La Union, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na po sa may Pangasinan, Zambales at Bataan, maging po sa may Cavite, Extreme Northern Luzon Islands, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Samar Provinces, Northern Leyte, Cebu, Bohol, ilang bahagi ng Negros, Capiz, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sokcergen na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated light to heavy rain sa mga nabanggit na lugar hanggang sa mga susunod pa na oras. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!